Manalangin muna tayo mga kapatid. Praise God, hallelujah, hallelujah Lord God, dakilang Diyos, isa po muling pribilehyo o ma na makatayo dito sa likod ng pulpito. At patuloy po nagpapasalamat sa iyo Lord God sa mga ganitong mga pagkakataon na ibinibigay mo Panginoon. Na patuloy lang po o ma na nagpapagamit sa iyo ng iyong maliit na lingkod. Patuloy po Panginoon na umihingi po ako o ma ng paggabay sa iyo sa muling pag-share ng iyong mga banal na salita. Ikaw po, Panginoon, ang makita sa likod ng pulpito, hindi po ang taong nagsasalita, Panginoon. Patuloy mo pong hipuin ang puso ng bawat isa, Lord God, na linisin, Panginoon, alisin mo po ang anumang mga karumihan upang makapaglingkod po kami sa iyo, Ama, ng buong katapatan, Lord God, ng buong kalinisan. Maraming salamat po Lord God sa lahat ng mga blessings na ipinagkakaloob mo sa araw-araw. Sumaya pala sa paggising sa umaga, Panginoon, isa na pong pagpapala ang ibinigay mo, Panginoon, sa kadakilaan mo, Lord God. Patuloy po kami nagpapasalamat sa iyo. Kaya din po Lord God na patuloy pong inadalangin sa iyo na gabayan mo po, Panginoon, ang gawaing ito. Padala mo po ang bilang ng iyong mga anghel upang wala pong makagambala, Lord God. Maraming salamat po, Ama. Patuloy po na dinadalangin din po namin sa iyo, Panginoon, na kung sino man po ang may mga discomfort sa katawan, ay patuloy mo pong pagalingin dahil ikaw lang po, Panginoon, ang pwede mag-alis ng mga sakit na ito, Panginoon, na wala pong imposible sa iyo, Lord God. Salamat po, Panginoon. Ito po ang mga pagsamot dalangin namin sa iyo. In Jesus Christ's name, our Lord. Amen. Sabi po natin mga kapatid ng ating Biblia sa Mark 11:20 to 22. Mark 11. Okay na po mga kapatid. Sinasabi rito, "And in the morning, as they passed by, they saw the fig tree dried up from the roots. And Peter, calling to remembrance, said unto him, Master, behold, the fig tree which thou curdest is withered away. And Jesus answering, said unto them, Have faith in God." Isahin ko lang po sa Tagalog. Sinasabi rito, "At sa pagdaraan nila pagkaumaga, ay nakita nila ang puno ng igos ay tuyo na mula sa mga ugat. At sa pagkakaalala ni Pedro, ay sinabi sa kanya, Rabbi, narito ang sinumpa mong puno ng igos ay natuyo. At pagsagot ni Jesus, ay sinabi sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos." Praise God, pwede na po tayo mga kapatid. Praise God. Habang nakaupo ako doon, talagang yung kabat hindi nawawala eh. Lalo pa nung parang napakabilis yan. Pero ito na yung oras na tinilaga ng Diyos eh. Kaya ang Diyos na lang magpala ng kanyang mga salita. Bago ang lahat, nais ko lang magpasalamat sa Diyos, ibalik sa kanya yung pasasalamat. Nais ko lang kunin yung pagkakataon para magpasalamat sa Panginoon sa mga blessings sa nung last week nagdiwang din ang kaarawan yung aking pangalawang anak, 16 na siya. Salamat sa Diyos sa mga taon na ibinibigay niya, pinagkakaloob niya sa mga anak ko na yung kalusugan. Kasabay nun na nandun na rin yung kaba, mga kapatid. Yung kaba na may mga, dahil nga sinasabi 16 na, dalaga na, nararamdaman na bilang magulang yung pressure. Ngayon ko nararamdaman yung mga araw na pinagdaanan ko noon na laging ipinapaalala, laging sinisermon na ng nanay, ng tatay na dahil sa mga ganyang bagay. Pero ngayon,
Ngayon ko mas na-appreciate yung mga pagkakataon na yun kasi nararamdaman ko ngayon, mga kapatid, eh. Kaya totoo nga pala na yung mga payo ng magulang, walang sasabihin ng magulang na makasasama sa anak. Gaya nga ng na yung pagkakataon na nagpapa-advise sa Facebook yung yung gustong manligaw sa kanya. Dahil nga friends ni ng misis ko, nagpapaalam kung pwede daw i-add ko rin siya. Sabi ko, nag-ano siya sa akin, nag-friend request siya sa akin, hindi ko agad ina-add, pinag-iisipan ko pa kung i-add ko ba to. Kasi yung talagang, parang lulutuin ako sa sarili kong mantika nito, parang ganun ba. Pero, mga kapatid, ginawa ko, in-add ko siya para, kumbaga, malaman ko kung ano talaga yung ano. Ngayon, oo nga po, para malaman ko din kung ano, maganda naman yung kanyang ano, lahat na nangungumusta siya, nagpapaalam siya. Pero, bagaman sa kabila ng mga ganun, ay talagang hindi maalis yung pangamba. Pero, pinagkakatiwala ko na lang sa Diyos ang lahat. Eh. Alam ko naman, hindi bibigay ng Diyos yung makasasama dun sa ating mga mahal sa buhay. Lalo sa mga nananampalataya sa Kanya. Ganyan din po, pinagsasalamat ko rin sa Kanya yung mga araw na yung kasi madalas nung mga late na ano na talagang wala kami mga masyadong customers. Dumalangin ako sa Panginoon, mga kapatid, na nawa yung mga customers na wala sa amin, ibalik niya. Kinabukasan, mga kapatid, nagulat ako yung customers na nagbigay agad siya ng dalawang customers na matagal nang hindi nagpapagupit doon. Dumating, kinabukasan, mga kapatid. Kaya talagang ako sa Panginoon, pasalamat ako sa Panginoon kasi andun agad yung pagtugon eh. Sabi pa nga sa akin ng customers na ano eh, matagal daw, halos kulong-kulang isang taon daw bago siya nakabalik, sabi niya. Sabi ko, salamat. Ibang lahi, mga kapatid, na minsan ko na nga siyang nagkaroon kami ng ano nun eh, kasi yun nga yung palang kanilang patilya, eh masyadong ano sa kanila, hindi pwede putuli ng maigsi. Ngayon, nung nagawa ko siya, tinanong ko siya kung puputulin ko yung patilya niya. Sabi niya, oo raw. Ngayon, napaigsi, kaya nagkaroon kami ng konting ano nga kaya. Pero, humingi naman ako ng patawad sa kanya sa mga bagay na yun at bali wala naman sa kanya. Sabi niya, wala na yun. Wala, ano. Bumalik siya, mga kapatid. Nagpapasalamat ako sa Diyos kasi yung pagtugon sa panalangin natin, yun ay pinagpapasalamat ko sa kanya. Binabalik ko sa Diyos ang lahat ng kapurihan. Balik tayo dito sa ating sinasabi dito. Balikan ko lang yung mga ano, mga kapatid, yung ano nito bago dumating dun sa sabi dito sa 11, at nang malapit na sila sa Jerusalem, sa Betfage at sa Betania, sa bundok ng mga olibo, galing ang Panginoong Hesus sa paglalakbay kasama ang kanyang mga alagad, mga kapatid. Papunta sila ng Jerusalem sa tagpong ito. At sa 11, at pumasok siya sa Jerusalem sa templo at nang malingat niya palibot-libot ang lahat ng mga bagay at palibasay hapon na ay pumaroon siya sa Betania nakasama ang 12. At sa kinabukasan, pagkaalis nila sa Betania ay nagutom siya. At pagkatanaw niya sa malayo ng isang puno ng igos na may mga dahon, ay lumapit siya na baka sakaling makasumpong doon ang anuman. At nang siya ay malapit sa kanya, ay wala siyang nasumpungang anuman, kundi mga dahon, sapagkat hindi panahon ng mga igos. At sumagot si Jesus at sinabi rito,
Sino mang tao ay hindi kakain ng iyong bunga mula ngayon at magpakailanman. At ito'y narinig ng kanyang mga alagad. At and then dumating na nga po dun sa tagpo na yun, na pagdaan nila sa umaga, ay nakita nila na ang puno ng igos ay tuyo na mula sa mga ugat. At sa pagkakaalala ni Pedro ay sinabi sa kanya, Rabbi, narito ang sinumpa mong puno ng igos ay natuyo. Pagsagot ni Jesus sa kanya, magkaroon ka ng kayo ng pananampalataya sa Panginoon. Hindi na recognize nung puno kung sino yung lumapit sa kanya, mga kapatid. Galing ka sa isang paglalakbay, nakaramdam ka ng gutom, talagang may kilala nga ako, mga kapatid, eh. Talagang lumilipad yung kaldero pag walang laman eh. Maliit pa ako noon pero alam ko na kasi malapit na ano naman kaya pag walang laman yung kaldero at dumating siya, talagang lumilipad yung kaldero, mga kapatid, sa kalsada. Kaya siguro maaring sa gutom ng Panginoon kaya inano niya yung ano at hindi siya na-recognize, mga kapatid, ng puno na ito kaya sinumpa niya para sinabi niya na mula sa araw na yon, wala na makakain ng kanyang bunga magpakailanman. At nung sabi nga eh, yung lumapit sa kanya, it's Jesus Christ. Jesus Christ, the Son of God. He was the Word of God here on earth. We know that He is God's Word. In the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt among us. Ang Diyos yun eh, yung umano sa kanya eh, lumapit sa kanya. Kung bakit hindi siya nakapag-produce ng pagkain para dun sa lumikha sa kanya. Hindi, sabi nga eh, siya yung nagbigay buhay dun sa puno na yun. Pero hindi niya mapakinabangan kung ano yung pwedeng ibigay sa kanya nung inilikha niyang yun. Nga madalas nga inaano sa atin ng ating pastor na dapat na be fruitful, sabi nga, na maging mabuting bunga tayo para sa kung sino man yung mga ilangan ng mga, kumbaga yung makakasalamuhan natin ng mga taga-sanlibutan, bawa, na in case na biglang may maitanong sa'yo ng mga bagay ukol sa Diyos na mayroon tayong maibabahagi. Diba sabi ng ating pastor? Sabi ng propeta. People today try to liken Jesus unto prophet. He was more than a prophet. He was the Emmanuel. God was in Christ reconciling the world to himself. He was either God himself manifested in flesh or the greatest deceiver the world's ever had. He was God. He was both human and God. So, alam natin bilang Kristiyano na doon na nanahan ng Diyos kay Jesus Christ na hindi lang siya basta propeta dahil ang Diyos mismo ang nananahan sa kanyang kaloob-looban. Pero mo sa galing sa isang paglalakbay, humingi siya ng bunga dun sa puno na siya mismo ang nagbigay ng buhay, ngunit walang nai-produce para sa kanya. At pagkasabi niya noon, sabi nga eh, wonder why he didn't wait to find out whether that tree was going to wither away or not. What did Jesus do to that tree? He merely called the life out of it. He didn't want to see if it withered away or not. He knew it would wither away. He said so, and the word of God was in him. And whatever he said, it had to come to pass, because it was God speaking out of a man. And everything that God was, God emptied his entire being into Jesus Christ. And in everything Jesus Christ was emptied into the church. Pagkasabi ni Jesus Christ ng mga
mga salita na yun doon sa puno, agad tumalikod siya at hindi niya na inintay pa kung ano mangyayari doon sa puno. Kung kasi nasa sa kanya yung Diyos, eh, siya yung Diyos. Alam na kung pag ang salita ng Diyos, magaganap ito, mga kapatid, eh. Hindi pwedeng hindi mangyari yung sinabi ng Panginoon. Kaya nga, pagkasabi niya noon, ay tumalikod siya para, dahil alam niya, pag sinabi na ng Panginoon, walang nababago rito, hindi man siya yung Diyos ng nagbabago-bago ng isip, eh. Pag sinabi niya, yun ang perfect, absolute. Kaya nung tanungin siya ni Peter na kasi nakita nila kinabukasan, natuyo na yung puno. Kaya sinabi niya kay Jesus Christ na kung ano yung nangyari sa puno. Kaya sinabi sa kanya, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Sabi niya kay Peter. Kasi nga, pag ang Diyos ang, pag sinabi ng Diyos, it has to come to pass, mga kapatid. Amen. Hindi na kailangan hintayin pa ni Jesus kung ano ang mangyayari sa puno sa kabila ng sinabi niya rito. Pagkatiyak mangyayari kung ano ang sinabi ng Diyos sa sumasampalat, sumasa kanya. Kung kaya't ang tanongin ni Peter si Jesus ukol sa nangyari sa puno, nilingon siya ni Jesus at sinabi, have faith in God. Namiya. For verily I say unto you, sa 25, sa 23, sa sino mang mga nananampalataya sa Diyos, sa sinabi ng Panginoon, for verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he said shall come to pass, he shall have whatsoever he saith. Therefore I say unto you, what things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. So ang kailangan lang talaga is yung pananampalataya. Yun yung kailangan magkaroon ng isang Kristiyano, yung pananampalataya sa Diyos. Dahil pag sinabi mong kung meron kang pananampalataya na isang butil ng mustasa, sabi nga, sabihin mo sa bundok na ito na lumipat, magaganap kung tunay yung pananampalataya na nasa puso mo. Dahil ang salita ng Diyos, ito yung katotohanan. Meron nga nung last week nga, mga kapatid, nagkaroon ako ng stiff neck. Tapos nung meron ako naging customer na ibang lahi, hindi ko alam ano pala siya, yung tawag din yung nagmamasahe, physical therapist ba? Therapist. Nabanggit ko sa kanya na, kasi nagkakakwentuhan kami, ano yung nagiging cause ng stiff neck na. Sabi niya, yung daw headache, bumababa daw yun. Tapos, natanong niya ako kung bakit ko daw tinatanong. Sabi ko, kasi medyo masakit siya ako yung leg ko, yung stiff neck. Kasi napapansin niya siguro, nagugupit ako, hindi ako makabaling ng ayos. Sabi niya sa akin, sige, pagkatapos mong gupitan ako, mamassage kita, sabi niya sa akin. Parang baliktad, ano? Dapat ako yung magmamassage sa kanya, pero nagkabaliktad ang sitwasyon. Ako raw yung mamassage niya pagkatapos. So di sa anong ano di matapos ko siyang ano na matapos ko siyang gupitan, pinaupo niya ako, sabi niya, pero parang nag ano na ako kasi nga ayoko na rin ipagalaw, bahal
po ng Panginoon, alam ko magpagagalingin ng Diyos. Sabi niya, parang napinilit niya ako. Sabi niya, okay, okay, just sit there and I will, sabi niya, gagawin niya raw yung, ano, sabi niya sa akin, wag daw ako mag-worry kasi doktor siya. Sa mga sinabi niyang yung mga kapatid, napaisip ako eh. Magtitiwala ako dito sa taong gagawa na to. Pero ang dumating sa akin is, yung una ang Panginoon, mga kapatid, talagang naisip ko agad ang Diyos. Titiwala ba ako sa taong to? Samantalang kiniklaim niya na kumbaga yung magtiwala ako sa kanya, walang, kasi doktor siya, kumbaga yung pinangahawakan niya talaga yung kaalaman niya. Paano kung hindi kasihan ng Diyos yung kamay ng taong to? Dumating sa akin, mga kapatid, yung kaisipan na yun na dapat talaga sa Diyos muna tayo magtiwala bago sa ibang tao. Pero ang ginawa ko nilang dumalangin ako, Panginoon, ipuoy mo. Kasi hindi na ako makatanggi, mga kapatid, nakaupo na ako eh. Hawak niya na yung ulo ko, ang laki ng kamay eh. Hawak niya na yung ulo ko, hindi na ako makaalis eh. Nag-pray na lang ako sa Panginoon, mga kapatid. Kaya nung minasahe niya ako, talaga naramdaman ko talaga yung sakit sa nung bigat nung kanyang kamay. Tapos nung iginano niya yung leeg ko, sabi niya, relax lang, relax, sabi niya, relax. Wag kang matakot dahil alam ko kung anong ginagawa ko, sabi niya. Doktor daw siya. Kaya lang, nung pihit niyang ganun, parang gusto niya, iniisip ko, baka mabali naman yung leeg ko. Ang laki ng kamay, mga kapatid, talagang nasakop niya yung buong ulo ko, hindi ako makaan. Pero unang Panginoon, mga kapatid, bagamat hindi rin agad nawala, inalis din ng Panginoon, alam ko ang Diyos ang nagpagaling sa akin. Ginamit yung tao na yun para alisin yung anumang mga, sabi niya nga sa akin, meron pa nga isang customer na naghihintay. Sabi niya, huwag kang mag-alala, sandali lang to, sabi niya rin sa isang customer. Pagkatapos nito, mas magugupit ang kanya na mas maayos kasi makakagalaw na siya. Pero hindi rin, mga kapatid, hindi rin nangyari yun. Hindi rin ako nakakilos ng maayos kasi andun pa rin, parang lalo pang sumakit yun, yung ano. Sabi ng ating propeta, now, how much do you judge the word of God? Jesus judged it. Whatever the Father told him, he did it. But as today, the Father can show us something and we stumble over it. I wonder if we could correctly be the children of Abraham then, who was a strong and lingered on for 25 years. For the promise to be fulfilled, instead of getting weaker, he grew stronger, we grew weaker. In one night time, he grew stronger for 25 years and brought to pass what God had promised. Gaya ni Abraham, mga kapatid, yung kanyang pananampalataya sa Diyos is talagang, kumbaga masasabihin natin, matibay. Nang kausapin siya ng Diyos na pagkakalooban siya ng anak sa edad niyang yun, hindi siya nagkaroon ng doubt. Talagang sinampalatayanan niya ng buong puso yung sinabi ng Diyos. Dahil alam niya na ang salita ng Diyos hindi kailanman magbabago. Dumaan ang maraming taon, sabi niya 25 years eh. Siguro sa tao, isang taon, dalawang taon, talagang maiinip na eh. Pero siya, 25 years, ni hindi man lang siya nagduda sa sinabi ng Diyos. Sinasabi niya pa nga doon sa kanyang may bahay. Kumbaga, nararamdaman mo na ba? Nararamdaman mo na ba yung namilaman na yung, sabi niya, wala pa, sabi niya, God will provide. Sabi niya, kumbaga, talagang andun yung matibay na pananampalataya niya sa salita ng Diyos. Dahil ang Diyos ay nagsabi, alam niya magkakatotoo ito. Dumaan man ang kung gaano karaming taon, alam niya magaganap ito. Diba nga, sabi pa nga yung mga doktor, nagtaka pa sila, sabi niya, baka gano'n na sa edad niyang yun, magkakaanak pa.
Pero ang Diyos ang nagsabi, hindi pwedeng hindi sa edad na 75 at 65 yung babae, magkakaanak pa. Sa pangkaraniwang tao ngayon, siguro hanggang ilang taon lang, mga kapatid, di po ba? 40 yata, 45, mga ganyan, baka mahihirapan na. Pero yun, 65, after 25 years pa, bago siya nagkaroon ng anak, gaano kadakila ang Diyos sa mga salita niya, gaano katibay yung kanyang mga salita sa loob ng 25 years in time na sinabi niya, at gaano katatag yung pananampalataya na inalay ni Abraham sa sinabi ng Diyos. Tayo na bilang mga binhi ni Abraham, nawa maging matatag din tayo kung ano yung mga palatuntunan ng Panginoon, kung ano yung mga salita niya na ipinangako niya, gaya ng mga nakasulat sa Biblia. Wala naman tayo, gaya nga sinabi ng ating worship leader kanina na napakagulo na ng sanlibutan, wala naman tayong ibang panghahawakan kundi nga doon tayo lalapit. Doon lang yung pag-asa natin, nasa Panginoon eh. Kaya yung buong pagtitiwala talagang dapat bigay natin sa Panginoon, siya yung kumilo sa ating mga buhay, siya yung magmaniobra. Kumbaga, lagi natin siyang uunahin sa lahat ng bagay, hindi yung pansarili o yung ibang tao muna pasasalamatan natin bago tayo dumating sa Panginoon. Dapat lagi siyang mangunguna sa kung ano yung mga ipagpapasalamat natin. Dapat sa Panginoon muna bago natin ibigay sa iba yung papuri, sa Panginoon muna. Meron pang isang mga kapatid, si Simeon. Di ba ganun din siya nung kinausap siya ng Diyos na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita yung Misaya. Pinanghawakan niya rin yung mga kapatid yung salita ng Diyos na hindi alam niyang magaganap. Kaya nga nung dumating yung pagkakataon na nagkita na sila ni Jesus Christ doon sa araw na, ikawalong araw po ba mga kapatid na nagkita sila. Sa haba ng panahon na pinaghintay niya, is talagang dumating yung pagkakataon na natupad yung pinangako ng Diyos sa kanya nung makita niya yung Misaya. At sinabi niya nga na ganapin na ng Panginoon yung kanyang parang pagpapahinga, parang gano'ng mga kapatid. Hindi mo ano yung mismong sinabi niya sa Bible. Kaya wala tayong ibang panghahawakan talaga kundi yung salita ng Diyos, kung ano yung mga ipinangako niya. Doon na lang tayo mag-stick, sabi nga. Have faith in God. Ibigay natin yung buong pagtitiwala sa Panginoon ng buong puso, buong isip, buong lakas, buong kaluluwa. Kahit na anumang bagay ang maganap sa mundong ito. Sabi nga yung hinihintay nating pag-agaw is nalalapit na o lumagpas na siya rin sa oras na itinalag na inaasahan. Kailangan pa bang magpatumpik-tumpik pa tayo sa ating pananampalataya? Kailangan pa ba nating lumingon kumbaga kung saan-saan? Para dapat maging straightforward na tayo dun sa mga pangako ng Panginoon dahil siya lang yung may salita ng buhay na walang hanggan. Walang sino man ang makakapagkaloob ng mga bagay na ito kundi ang Panginoon. Sabi nga, time is at hand. Kaya dapat maging preparado na ang bawat Kristiyano, bawat nananampalataya sa Panginoon sa mga bagay na darating dahil mahirap nga kung aabutan pa tayo ng mga dilubyo na nagaganap. Nararamdaman na nga natin paunti-unti yung mga nagaganap ngayon sa sobrang init sa Pilipinas na may mga nababalita ng mga sunog, mga ano. Dahil ibang-iba na talaga yung ano ng panahon, mga kapatid. Kaya
sabi nga din sa isang ano, the time is at hand, kaya manatili tayong nakatuon doon sa pananampalataya natin sa Panginoon, sa mga bagay na makalulugod sa Panginoon. Huwag na tayong lumihis ng landas, sabi niya, para makamit natin yung mga pangako ng Panginoon. Hanggang doon lang tayo din nila, mga kapatid. Naniniwala ako na hindi kayo sa tao na nagsasalita tumitingin, kundi doon sa nais na i-mensahe nung mga salita ng Diyos. Doon lang papasalamat ako sa Panginoon sa mga oras na ito, mga kapatid, at sa inyo. Peace God.